nga ba ang pinakamayamang tao sa buong mundo ngayong 2020? Samahan ninyo ako upang ating kilalanin ang 10 pinakamayamang tao sa buong mundo ngayong 2020. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa isa ko pang channel, ang Karunungan at ang Information Channel. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, Sergi Brin. Noong taong 1998, ang magkaibigang si Sergi Brin at Larry Page ay itinatag ang kumpanyang Google sa kanilang garahe. Matapos ang lagpas sa isang dekada, ay isa na si Sergi sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang halaga ng kanyang ari-arian ay umabot sa $59.6 billion o katumbas na humigit sa 2,900,000,000,000 piso. Number 9, Larry Page. Gaya nga ng nabanggit sa number 10, kasama ni Sir G si Larry Page nang kanilang itinatag ang Google sa kanilang garahe. Matapos ang mahigit isang dekada, ang Google na ang pinakamatagumpay na browser sa buong mundo. Kasama ng mga pinatatakbo gosyo ng Google ay ang YouTube. Ang halaga ng yaman ni Larry ngayong umpisa ng 2020 ay umabot sa $61.9 billion o katumbas ng 3,450,000,000 piso. Number 8, Carlos Slim Helu. Katulad ng taong 2019 ay kasama pa rin si Carlos Slim sa pinakamayamang tao sa buong mundo maging ngayong 2020. Ang Mehikanong negosyante at investor na ito ay napakaraming mga negosyo na itatag at pinatatakbo. Ito ay may kinalaman sa lupa, kalusugan, katulad ng mga insurance, mga estasyon ng telebisyon, kuryente, ari-arian, maging ang mga tindahan ng damit ay kanya na rin hinawak. Ang ikawalo sa listahan ay nagmamay-ari ng halagang $64.4 billion o katumbas ng 3,220,000,000 piso. Number 7, Larry Ellison. Si Larry Ellison ay ang co-founder ng browser na Oracle Corporation. Siya ay ang CEO ng kumpanya hanggang September ng 2014. Naging successful ang kumpanya, kaya sa ngayon ay mayroon na itong 136,000 mga empleyado. Ang halaga ng 7 sa listahan ay umabot ng $66.6 billion o humigit sa 3,330,000,000 piso. Number 6, Mark Zuckerberg. Sino nga ba ang hindi nakakikilala sa founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg? Naitanghal ang Facebook na pinakapopular at pinakamahalagang social media platform sa buong mundo. Sino ang mag-aakala na ang FB ay nabuo sa kwarto ng dormitoryo ni Zuckerberg? Ito ay sa Harvard University. Ngunit nang galing sa 3rd pwesto ay dumausos si Zuckerberg sa 6th na pwesto dahil sa skandal ng data sa Cambridge na naging sanhi upang mabawasan ang stock prices ng Facebook ng napakalaki. Ngunit ganun pa man, ang halaga ni Mark Zuckerberg ay umabot pa rin sa $77.7 billion o katumbas naman ng 3,885,000,000 piso. Number 5, si Amancio Ortega. Ang 5 sa listahan ay hindi naman nalalayo sa 6. Si Marcio Ortega ay ang nagmamay-ari ng tatak na damit na Zara. Ipinanganak ng 28 ng Marso taong 1936. Bumaba man ang kanyang yaman dahil sa mga kaganapan sa kanyang personal na buhay. Ang halaga pa rin ng 5 sa ating listahan ay umabot sa $7.9 billion o katumbas ng 3,895,000,000 piso. Number 4, Warren Buffett. Si Warren Buffett ay isang Amerikanong negosyante at investor at ang CEO ng Berkshire Hathaway. Naitala si Warren na pinakamatagumpay na investor sa buong mundo at siya naman ay hinahangaan din ng napakaraming mga katulad niyang investors. Ang 4 sa ating listahan na pinakamayamang tao sa buong mundo ngayong 2020 ay nagkakahalaga ng $80.9 billion o katumbas
naman ng 4,475 bilyong piso. Ngunit ganun pa man ay hindi lumipat ng tahanan si Warren. Siya ay nanatili sa bahay na kanyang binili nung siya ay nagsisimula pa lamang. Talaga namang napaka mababa ang loob taong ito. Number 3, Bill Gates. Isa sa pinakakilalang tao sa ating listahan ay walang iba kundi si Bill Gates, ang nagmamay-ari at founder ng Microsoft. Sa loob ng ilang taon ay nanatiling siya ay ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ngunit ngayong 2020, si Bill ay ang ikatlo sa ating listahan. Nang taong 1975 ay kanyang naitatag ang Microsoft kasama si Paul Allen. Sa ngayon naman ay ang pinakakilalang software sa ating mga computer. Nakagugulat ng kanyang maabot ang 100 billion ay hindi na masyadong lumago ang kanyang salapi. Kaya naman ang halaga ng pangatlo sa ating listahan ay umaabot sa $108.8 billion o katumbas ng 5 trillion 40 billion sa ating piso. Number 2, Bernard Arnault. Iilan lamang ang nakakikilala kay Bernard Arnault. Si Bernard Arnault ay ang CEO ng LVMH o Louis Vuitton Moet Hennessy. Ang kumpanyang ito ay nabuo ng pagsamahin ang dalawang kumpanya ng Louis Vuitton at ang kilalang alak na Hennessy. Tatlong o na ang nakararaan ay pang-14 si Bernard sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Ngayon namang 2020 ay siya na ang ikalawa sa lista. Nakakahalaga ang ari-arian ni Bernard ng 112 bilyong dolyar o katumbas ng 5,600 bilyong piso at patuloy pa nga ito sa pagtaas sa pagtagal ng panahon. Number 1, Jeff Bezos. Ang pinakamayamang tao ngayong 2020 sa buong mundo ay walang iba kundi si Jeff Bezos. Ang nagtatag ng Amazon, ang isa sa pinakakilalang kumpanya ng shopping sa internet, nagsimula bilang isang online bookstore na itinatag naman nito sa kanyang kwarto. Nagsimula ang Amazon sa pagkakaroon ng mabagal na pag-angat pagdating sa negosyo. Ngunit ngayong 2020, si Jeff na ang pinakamayamang tao sa buong mundo nang madagdagan pa ang kanyang pag-aari ng umabot sa 40 bilyong dolyar at patuloy sa paglago ang Amazon. Kamakailan lamang ay pinili nito ang mga kumpanyang may kinalaman sa pagkain, sa science, sa mga drones at maging ang mga shipping company. Matapos na sila ay maghiwalay ng kanyang asawa, ay napunta rito ang 4% ng stock ng Amazon na nagkakahalaga naman ng bilyong-bilyong dolyar. Ngunit ganun pa man ay hindi pa rin nito natinag si Bezos sa unang puwesto. Ang halaga ni Jeff Bezos ay tumataging ting na 11.5 bilyong dolyar o katumbas naman ng tumataging ting na 5,870 bilyong piso at patuloy pa nga ito sa paglago sa pagdaan ng panahon. Ang salapi ay basehan lamang kung gaano naging matagumpay ang karera ng isang tao pagdating sa pananalapi. Ngunit hindi naman ibig sabihin ay yun na lamang ang mga magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kahit ano pa man ang ating narating sa buhay ay utang po natin ito sa may likha. Kaya naman po sa kahit na anumang liga na ating mapili sa ating buhay ay huwag po tayong makalimot na magdasal at tumawag sa kung may kapal, hinding-hindi niya po tayo pababayaan. At iyan ang 10 pinakamayamang tao ngayong 2020. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo po, peace out!